Ito nag-trending to. Nag-viral to. Yes, idol. Nag-viral nga yan. Okay, idol, andito si Arlene Estrada. Ito yung representative. Hingi siya ng tulong, hingi niya ng tulong ang kanyang pamangkin na seaman na hindi na nila nakausap simula noong December 2018. Nawawala. Oo. Pagpatuloy natin kanina sa baba na pag-usapan namin to. Yes po. Hindi nila alam kung nasa ni magulang at very uncooperative daw yung shipping company, yung barko. Mm-hmm. Nakausap lang nung December, ano doon? December 26 po, last communication 26, niya sa nanay niya. Nakausap yung nanay, masaya pa. And then December 28, wala na. Mm-hmm. Nung pagdating sa Hawaii, doon daw nawawala yung kamag-anak. Nung tatawag ng barko, sabi ng barko, pinaimbestigan sa Coast Guard ng Honolulu. No. Pero nung hingi sila ng spot report, incident report, galing sa Honolulu authorities, wala maibigay. So parang pinapasapasan sila, kaya napunta sila dito sa atin. Pero iba naman sinasabi ng BW Shipping, para maging fair naman tayo rito. So babalikan natin ngayon itong si Gina Bertuccio, yung spokesperson, kausap nito kanina sa baba. Miss Gina, magandang hapon ulit. Miss Gina, ma'am? Magandang hapon ulit, Rafi. At sa lahat na nakikinig ng iyong programa. Okay. Ang sabi po kasi nila, itong mga kamag-anak, nasa linya na po telepono yung mother, humingi sila ng incident report from Honolulu authorities na magpapatunay na iniimbestiga na ito ng mga taga Honolulu na mga Coast Guard. Okay. Pero wala rin maibigay ang BW Shipping. Okay. Rafi ha, ibig ko lang yung incident. So nangyari ito noong December 28. Okay. So ito yung on board a very large gas carrier. Okay. Si Christopher Galorio is a deck cadet ng BWO. So nung nagkaroon ng information, actually yung December 28 na receive yung information dito sa Manila. And anong ginawa dun sa barko? A search at sea commenced immediately when, you know, they learned that he is missing, right? So okay. It involved three vessels and a C-130 aircraft under the guidance of the Honolulu Maritime Rescue Coordination Center. So talagang sinuyod nila yung lugar, yung kalawakan. Okay, okay, ma'am, sorry, ma'am Gina. Okay, ngayon, sige, gano'n nga siguro nangyari. Pero meron ba kayong binigay na report galing sa Honolulu authorities na meron nga ginawa ang Honolulu authorities para imbestigahan, para tumulong sa search and rescue? Alam mo, binigay yung information na yun sa pamilya kasi constant communication kami sa ina at sa ama ni Galorio. And there's an internal investigation. And yung internal investigation is also included dun sa ongoing external investigation ngayon. Ang nag-iimbestiga ngayong external is the Isle of Man, the Japanese Coast Guard, and yung aming information sa internal investigation. Kasi pag-aano yan, i-consolidate yan para tayo magkaroon ng talagang comprehensive information as to really what happened. Okay. As of now, wala kami pang nare-receive. Okay, sige. Sana po, Ma'am Miss Gina. Ma'am Arlene? Mm-hmm. Good afternoon, everybody. Ganito kasi, sir. The moment na naka... Direct, i-focus nyo nga kay ma'am. Siya nagsasalita. Bakit sa akin nakapocus yung camera? I-focus nyo nga kay ma'am. Okay lang na ma'am camera kayo, di ba? Okay lang po. Direct, paki-focus kay ma'am. Sige. Nung nalaman ng pinsan ko po, nung nanay ng bata, na nawala siya, pinalipad sa dito sa Manila. Inaccommodate naman po sila ng sobra-sobra. 5-star hotel, only ang pagkain, atid sundo. Inaccommodate siya ng sobra-sobra naman, wala masang masabi doon. Kaya lang po, sir, ang pagdating lang ng Korea na negative nga doon, hindi makita ang bata, pag uwi nila, sabi ng nanay ng bata, inoferan sila ni Ma'am Rosalinda. Sino si Ma'am Rosalinda? Yung president po ng BW Manila. Okay. Sabi na, kumusta man yung kayong nagpicture-picture kayo doon? Ano, masaya ba doon? Ganun, ganun. Siyempre, nagdalamhati yung magulang. Tapos sabi niya, okay, yung pinush nila yung, instead na go deeper into investigation, paano malocate yung bata, o paano natago ba, o napano ba, nahulog ba, o napano, inaalok nila, sir, yung insurance claims, yung benefit na mabibigay sa magulang. Tinanggihan ng magulang. Kasi ang mahalaga sa kanila, yung bata, kung paano yun mapauwi. Na sana buhay. Ngayon, sir, sabi na ayaw nyo namang pag-usapan ng kayamanan.
uwi na lang kayo ng Iligan, magpa-spa kayo, relax-relax kayo. Eh, sino ba namang magulang makapag-relax? Sino sabi mag-relax-relax kayo? Yung Ma'am Rosalinda po, na president po ng ano, yun daw po okay. Ang nagsasabi. Sandali po, Mama. Ito na pala. Ito, kausapin natin yung nanay na mismo. Ano? Sige po, siya kapatid po maglahat. Okay. Pinsang buo ko po. Ma'am Aniseta Galorio, Madam, magandang hapon po, all the way from Iligan City. Oh, yes po, magandang hapon po, sir. Ma'am, meron na ho bang naibigay sa inyong incident report, yung pong BW Shipping, tungkol sa ginagawang investigasyon ng Honolulu Coast Guard, Honolulu Authorities? Puro lang ho, verbal po. Verbal lang lahat po. So wala pong in writing report na galing po sa Honolulu Coast wala Guard? Wala ho. Walang report? Walang nothing? Okay. So, Miss Gina? Yes, Rafi. Siguro naman, ma'am, bilang isang magulang, karapatan nila na magkaroon po ng kahit man ng isang perasong dokumento galing po sa Honolulu Coast Guard na in fact, meron silang rescue, search and rescue or meron silang ginagawang pag-iimbestiga. Wala daw po, ma'am eh. Okay. Rafi, just for your information, meron pong lawyers yung pamilya ni Galorio na representing their family. In fact, sila yung nakikipag-communicate sa BW Philippines and in fact, in the last communication ng lawyer nila, nagbigay sila ng takdang panahon na i-submit sa kanila ang resulta ng investigation. So, hindi pa po kami lumalampas dun sa laktang ng panahon na binigay ng kanilang lawyer. So, ngayon, naiintindihan naman namin yung sakit ng loob ng pamilya. And we are reaching out to them. We're doing everything. Due diligence, all the investigation, internal and external. At kung ano man yung nangyari, ay malalaman natin. Kasi doon sa internal investigation ng kumpanya... Okay, sige. Ayon po sa internal investigation po ng barko, ano na po nangyari dito sa bata? Bakit po nawala? There's no conclusion as to what happened. Wala pa siyang very clear information that will direct as to what happened to him. Ang alam po lang natin ngayon, ang fact is nawawala. Kaya nga ma'am kasi Miss Gina, no, yung bata, hindi natin, i-discount na natin, siya po ay na-depressed o siya po ay nagpakamatay dahil 2 days before na declared siya missing, sobrang saya niya, very excited siya, makakarating siya sa Japan. Yun yung pag-uusap niya sa kanyang nanay. Now, 2 days later, nawawala na siya. At least man lang, meron yung mga taga-barko, pati mga kasamahan niya, nag-imbestiga, ano bang talaga nangyari? What could possibly have happened? Nahulog ba siya? May tumulak sa kanya? Na-slide ba siya? Alam mo, Rafi, hindi tayo pwede mag-speculate at this point in time. Teka muna, matanong ko lang muna, ma'am. Ano ba ang responsibilidad niya sa barko? Siya ho ba ay nagpipintura sa mga railings? No, he's a cadet. He's a deck cadet. Okay, so as a cadet. Scholar na on board. Okay. That he's also undergoing ano. Okay, kung cadet po siya, hanggang saan lang ba yung access niya sa barko? Siya ba'y pinapayagan hanggang sa pumunta doon sa bandang timon? Siya ba'y pinapayagan pumunta sa mga railing? O hanggang saan lang ba yung access niya? Kasi bilang kadet, meron siyang limited access lamang. Siya ba'y nakapasok sa loob ng captain's room? Sa kitchen? Yun ang information sa detailed investigation. Kasi what I can tell you, yung training hours na ni Cadet Galorio is following the company and industry guidelines. And it is really appropriate yung kanyang nare-receive na training. So, yung detalye na hinihingi mo sa akin, wala sa aking okay. Kamay. Kasi ma'am, as a cadet, di ba dapat ina-account noong nagtitrain sa kanya, yung whereabouts niya from early morning, pag gising niya, hanggang sa pagtulog, di ba? Kasi kasama sa training yan eh. Di ba? Ina-account sana yung every minute o every hour of the day niya sa barko, accounted for dapat yan. Bilang isang kadete, hindi naman pinapayagan kadete, sige, maggala-gala ka dyan sa barko, pumunta ka dyan sa ilalim sa makina, umakyat ka doon sa bumubusin ng barko, mag-tumbling ka dyan, walang problema. Ang alam ko, pag mga kadet, very sticks na talagang accounted for yung kanilang oras. So, wala bang gano'n? Dapat may report po yung nagtitrain sa mga kadet. Sila yung responsible para malaman kung ano ba yung pinanggagawa ng mga kadet, especially nung mga araw na nawawala siya. What was he doing? During that time, from 6 madaling araw hanggang naka-report, di ba? Opo. Dapat naka-report 'yan. Hanggang alas 12 na madaling araw.
Ma'am. Dati sa barko. Ang nalaman ko lang is nung pinaakyat yung pamilya, ay nagkaroon ng interaction ang nanay ng ni Galorio dun sa mga crew on board. And she was given an opportunity to interview everyone on board. Whoa! Madam, sorry po. Madam Gina, why would the parents investigate? It is not the responsibilities of the relatives. No. Ma'am, sanila ma'am, to interact, it should be ang mismong shipping company, yung management ang mag-iimbestiga. Ano bang nangyari? Kung ako po ma'am ang kapitan, ipupulong ko po lahat ng kadete, yes. Ipupulong ko po lahat ng trainer. Okay, ano bang nangyari? Tingnan natin ngayon kung may mga CCTV diyan, imbestiga natin lahat. Yes. Simula natin alas 5 na madaling araw, yung bang gising. Yes. From alas 5 na madaling araw nung 28 ng December hanggang alas 4 kinabukasan, ano bang nangyari? Di ba? Yes. Kaso ma'am, ang ginawa niyo pala, pinakiusap yung mga magulang sa mga kadete. Ay sus. Hindi naman mga imbestiga doon mga kadete. Dapat ang nag-imbestiga niya ma'am, kung meron man, kung yung mga taga-barko o dili kaya yung mga otoridad sa Honolulu. Yun na nga, Rafi, sinabi ko sa iyo, investigation is ongoing. Ang nag-investiga is the Isle of Man, the Japanese Coast Guard, and our internal investigation, including the team from BW. Alright. So, hindi sila ay inakyat doon para lang. Okay. Pero ma'am, sinasabi kasi ni ng kamag-anak ito, 1 month ago pa hanggang ngayon, wala pa rin kayong mai-report sa kanila kung ano talaga nangyari? 1 month na? We are not saying we are at the mercy, but we are following up and we are waiting for the final result of the investigation. So there's a process that we're also following right now, Rafi. So naintindihan ko naman yung kanilang nababagalan sila. Pero kami din ay nag-follow up sa investigating body. And ang gusto namin talaga, magkaroon ng maayos na closure kung ano man ang naging resulta ng investigation. Sige, para maintindihan ng pamilya. Magsalita yung nanay. Ma'am Aniseta? Yes po? May gusto kayong sabihin? Ang gusto lang namin talaga malaman kung ano talagang nangyari sa anak ko. Kasi nga, naka-duty siya ng 12 to 4. Sabi na, oo nga, na-interrogate namin yung mga crew doon. Pero as in zero, walang makapagturo kung anong nangyari sa anak ko. Chinat namin yung barko, safe naman from the bridge down to the CBT room. Kasi nga, sabi ng mga crew doon, halos siya, parang plansado lahat ang mga sagot nila eh. Nagpaalam daw siya, 12 to 4 yung duty niya, nagpaalam siya ng 30 minutes to do his CBT, computer-based training, nasa baba lang niya, next floor, and then pagbaba niya, natapos, sabi ng crew doon, isang crew doon, natapos naman niya yung ng CBT ng 47 minutes. Ano pa yung CBC? Computer-based training po. Okay. Duty siya ng dapat hinanap na nila, kung hindi nakabalik ng 30 minutes, kasi nga duty okay, niya. Okay, so pumunta siya sa ilalim ng barko. Dapat hinanap sandali, na siya ng... Ma'am, pumunta siya sa ilalim ng barko. Oh, hinanap pa na after an hour pa lang. Okay, sandali lang. So sa ilalim ng barko, so hindi pwedeng... na masasabi natin na lumundag ng dagat kasi ilan ng barko yon. So walang opening doon na para papunta sa dagat. Tama? Okay, sige. Pagkatapos po, ma'am? Oh, ganun. Tapos, wala. Hinanap na nila. Nag-alarm daw sila. Nang ganun. Oh, hindi ko na alam ang kasi yun ang sabi nila eh. Para kami investigador doon na kami ang nag-ano. Sabi ko nga sa ano... sa kanila kung hinalugog ba ang barko. Oh. Kasi baka sabi pa namin nag-request pa kami halugugin niyo lahat ng barko kasi baka nagtago lang doon nang ganun ba o. Oh. Okay, so ang sinasabi po nung magtanong-tanong kayo sa mga kasamahan niya, yung last na makita nila nagpaalam ay pumunta sa ilalim ng barko para doon sa magko-computer. O mga one floor lang from the bridge. At o, tiningnan namin yung bridge, safe naman yung bridge. O, safe yung bridge. Tapos parang bahay lang siya. O, parang bahay lang siya. Tapos down. Safe naman. Wala talagang instance na mahulog talaga. Wala okay, talaga. So nagpaalam bilang kadete, kasama ba sa trabaho niya yon na pupunta sa baba at papayagan siya magpaalam at walang magbabantay sa kanya para gawin yung pagkukomputer?
Miss Gina? Yes. Ano yung uling tanong mo, Rafi? Sorry. Kasi ma'am, ang sinasabi po daw nitong mga kasamahan nitong bata na nawawala ngayon, pare-pareho daw ang sagot ng lahat na magtanong-tanong itong nanay, eh nagpaalam daw na bababa lang sa barkos para yung sa computer, anong tawag doon sa computer, ma'am? Computer-based training po ng sa bata. Sa computer-based training. Mm-mm. Now, isn't that odd na bilang isang trainee, papayagan siya mag-isa lang, bababa lang doon, at di ba dapat kung kinakailangan, eh sabay-sabay sila dahil hindi lang masiguro siyang kadet, di ba? Oo. Di ba dapat sabay-sabay sila palagi sa kanilang mga pinupuntahan, sa kanilang mga ginagawa? Rafi, you know, I'm just trying to draw yung picture, pero hindi siya pwede mag-speculate kasi yung internal investigation, unfortunately, could not confirm the exact event. Okay. Pero ma'am, sinasabi kasi dito, Ma'am Gina, 1 month ago pa yon, sana po, by now, meron na kayong na-report dito sa mga kamag-anak. Oh, alam mo, yan ang aming ano ngayon, focus, yan ang objective namin. And we're closely coordinating with the lawyer of the family. In fact, kasi sabi ng pamilya, ang kausapin na lang daw namin ang kanilang lawyer. Meron so, ganun naman ang ginagawa namin. Ngayon pong recently po, kasi po ang bagal po, tapos pinupush po niya talaga in the first place po, yung claims, na hindi naman yung kailangan yung claims, sir. So, pinupush niya na bigyan kayo ng pera, pero no, kayo ayaw niyo ng pera, gusto niyo malaman yung bata, sir. Tsaka yung list of complete list of crew, pati yung master down to the lowest. Titignan yung kompletong listahan na kung sino yung taong nasa loob ng barko para maimbestigahan, suyurin yung loob ng barko. Ayaw nila ibigay. Bala siya nagbibay ng complete list. So, ma'am, ayan o, request down through the lawyer. Hindi po, kami lang po. Okay, hindi ko alam sila. Kung na-relay na po okay. Nila. So, buti pa mga ito, ma'am, marunong pa mag-imbestiga kaysa yung mga taga-barko. Ang gusto daw nila, complete list of all the crew from the master down to the lowest, sir. Para yun daw po, ma'am, yung mga nasa lista na yun, isa-isa, ibibigay nila sa mga investigador at maimbestigahan. Ba't daw ayaw po ibigay ng barko? At saka yung mga recorded camera or ano pa ba, may CCTV. Box ba yan or ano pa ayaw ba yan? Ayaw ibigay. Kompleto sana yan, sir, para mayroong tayong ebidensya kung okay. Malulocate ba, nahulog ba, or nandyan lang. Ma'am. Like I mentioned kanina, Rafi, nakikipag-usap na kami sa kanilang lawyer at may tinakda silang araw. At okay. Yun ang aming ginagawa, yung prepare okay. Lahat yung mga kailangan nilang information. Okay. So ma'am, ganito na lang para mapabilis tayo. So kailan po matatapos yung investigasyon at yung report, final report ng Sagayon, eh, ma-feed na po dito sa mga kamag-anak at para malaman din namin, kami rin po may pagtulungan. Sabi ko nga doon kanina sa taga Marina, if we have to involve the FBI, why FBI? Kasi po, nangyari ito sa teritoryo ng Amerika, sa Honolulu, so pwede natin involve yung FBI dito. So, ang tanong mo ay kung kailang matatapos. Yes. Yun din ang aming pinapollow up ngayon kasi yun yung immediate information na kailangan namin. Ma'am, one month na. Ma'am, life at stake ng pamangkin ko, ma'am. Maawa naman kayo po. Oo, naiintindihan po ikaw na pamangkin mo. Maka, may feeling kami, ma'am, na buhay ang pamangkin ko. Hindi siya namatay, kami lahat. May feeling kami na buhay yung pamangkin ko. Hindi yan patay. Naramdaman namin lahat, ma'am. Buhay yan. Bakit niyo po nasabi? Sir, mayroon talaga, sir, na ano. Mayroon kaming, ano na, buhay ang bata, sir. Buhay siya, sir. Hindi siya nahulog. Buhay siya. Oh, 100% yan, sir. Kung hindi lang, 1% lang yung hindi totoo yung ano namin. Buhay ang bata. Okay. Well, wag muna kayo magsalita, ma'am. I think through the Marina, meron naman FBI dito sa US Embassy. Siguro ilakad natin yan. Sir. Siguro sila more capable to investigate that. Kasi itong mga taga-barko, biro mo, eh, ang gusto nila mag-imbestiga itong parents. Dapat naman. Tapos pinagbawalan silang mag-media, kaya natagalan. Huwag daw mag-media. Sino nagsabi huwag mag-media? Ang office po nila, ma'am, na huwag kayo mag-media, ha? Diyos ko, kinakabahan na yung magulang, paano ang tagal? Kung hindi sila nag-media, sir, hindi makarating sa pamilya namin. First degree cousin ko yung nanay ng bata. Close kami, close tight kami niyan. Ngayon, napanghinaan tong nanay, hindi na alam ang gagawin, puro naiyak-iyak. Anong mangyayari sa iyak? Sabi ko, let's pray together. Mag-isip tayo ng konkretong solusyon, sinong lalapitan natin. Huwag tayong mahiya. Maglakad tayo kung
important number one namin, magpunta sa'yo, sir. Kailangan na ospital yung anak ko, hindi ako makalakad. Dahil ako lang yung magtanging maglalakad-lakad dito. Okay, so Ma'am Gina. Yes, Rafi. Ano po yung inyong disposition ngayon? Ang masasabi ko lang talaga sa pamilya, lalong-lalo na sa ina at ama ni Cadet Galorio, ay kami constant communication at makikipagtulungan at ibibigay yung information at investigation, result ng investigation through the channel that they provided kasi sila naman ang okay. Nagbigay ng channel okay. Which is the lawyer. Ma'am, forget about the lawyer. Forget about the lawyer. Ito na lang po, ma'am. Ha? Una, please lang, yung request po ng mga kamag-anak na yung listahan ng crew lahat nung time na nawala itong sinasabing nawawala nga itong kadete natin, ibigay lahat ng pangalan ng crew. Tsaka yung copy po, sir, ng CCTV or ano pa ba yung recorded CCTV. Nila? CCTV. Kasi pinagkakait daw sa kanila ngayon. Doon natin matitrace eh. Tama. See, buti pa itong si auntie, mas smarter than the shipping company. So ma'am, pwede ba yun? Yun ang number one. Number two, ma'am, ipinarating na namin to sa Marina. And ipaparating po namin to sa US Embassy through the Marina, FBI, to conduct an investigation. Isa-isa tatanungin lahat ng mga crew na nandoon. Hindi yes, na pwede? I understand, Rafi. I understand that this is a time of intense grief for the family, but we are doing all we can to keep our communication channels open to them. And you know my number, you can okay. Always call sige me. Po, and sige po. I will also give you an update. Sige po. Ganun na lang po. We'll end it this way. Kami po ay, ma'am, tatawag tayo sa Marina, ma'am Arlene. Ma'am Aniseta? Yes, ma. Okay, kanina kasi nakausap na namin po yung Marina. Yung Marina po, mag-uumpisa na rin po mag-iimbestiga. So meron ako isasadya sa Marina, since nangyari po ito sa Nalulo, pwede tayong humingi ng tulong sa FBI. Yes, sir. Oh, thank you po. Thank you po, sir. Opo, at the same time, sir, ma'am. Ang masakit lang, sir, kinukondolans na nila kami. Kinukondolans na kayo, hindi pa alam kung talagang patay o hindi. Oo, ma, sir. Masakit eh. Parang busabos yung pamangkin ko. Oo, sabi nila, condolence for the loss. Oo, pinuntahan pa kami sa bahay. At magbibigay na raw sa, tapos nag-offer na agad ng ano? 2 days pa lang, 28 nangyari yon. Tapos pinuntahan kami ni Vice Mr. President. LD Salindo, yung Vice President. Pinuntahan kami, tatlos lang pumunta sa bahay namin from Manila to Naplanon, Iligan City. Tapos, kinukondolens kami eh. Kinukondolens, masakit eh. Teka muna. Hindi pa nga natin alam kung nasa ng bata. Teka nga, Ma'am Gina. Yes, Rafi. Isn't that odd na parang sinisiguro nila patay na agad? Magbibigtaw silang salita ng condolens? Rafi, what they said is for the loss. Because we cannot find him. He's still missing. And within 40 hours na nag-search. Oo nga, ma'am. Pero you don't use the word condolence. Kasi pag sinabi mong condolence, that means the person is dead. Alam mo, Rafi, hindi ko mako-confirm yan. Basta alam ko, ang sinabi nila, we are very sorry for the loss. We did not say, I did not say that. I don't know who said that. Ma'am, okay. So ma'am, Aniseta, sino nag-condolence sa inyo? Siya man din. Sabi naman niya, pagbuta namin dyan, condolence. O sabi pa ni Mr. Sanda dito, condolence. Tapos, tinawagan pa nila yung money agency doon. I'm very sorry for the loss. My condolences. Ganun. Hindi naman kami bobo, hindi namin naintindihan. Okay. Sige, ganito na naman po. Ma'am Gina, salamat po sa pagtanggap namin tawag. Sige po, involve no po namin yung lahat ng authorities para magtulungan po mahanap itong si Kadete Christopher. Ano po? Hingin namin yung list, sir, sa office nila. Ma'am Gina, okay. Yes. As a sign of goodwill na talagang kayo po ay kaisa sa kanila na para mahanap talagang kanilang anak, gusto na po nila, tomorrow, ibigay niyo po ang listahan ng lahat ng crew. Sa BWO. Time na nagbiyahe ang barko, dahil kung hindi niyo po may bibigay yan, then meron pa kami isang paraan through the Marina. Pero mas maganda, ma'am, huwag natin hintayin yung Marina, isabi na yung dokumento. Kaya na lang siguro kusa, pwede? Rafi, I think we have to inform their lawyer kasi we don't know kung... I think this was included in their request. With their lawyer. We don't have the lawyer here, ma'am. Nasa Iligan City sila. Ako lang dito. Representative ako ng pamangkin ko. Okay, kasi puro lawyer. Sige, kasi para maging fair naman tayo. Ma'am Arlene, ano? Sige, tatawagan natin yung lawyer. Oh, sige po. Mamaya, doon sa kabilang booth. Sige, Ma'am Gina, tawagan namin yung lawyer. Okay.
Salamat. Sige, salamat. Sige, salamat po, ma'am. Sige, ma'am Aniseta, tatawagan po muna natin yung lawyer off-air, ano, para magkaalamanan din. Okay? Sige, news break tayo. Sige, salamat, sir.